magandang umaga, tanghali, hapon, gabi sa inyo, mga daddy ko, mommy ko, tropa ko, and welcome sa aking channel, ang Daddy Cool World Channel. So, yun, panibagong araw, panibagong kwentuhan na naman ng mga walang pagkwenta-kwentang topic sa mundo, no, sa mundo natin ngayon na talagang, ewan ko kung malungkot lang ako, talagang gusto ko ng may kakwentuhan. But yun, bungo ng damit ko. Wala lang, share lang. And yun, welcome ulit sa Daddy Cool World at welcome sa aking tiger background na talagang na-enjoy ko na siya. Ewan ko kung na-enjoy mo. Ba't ako na-enjoy ko na siya? No, so, wait lang. Yan. Yung ibig kasi, ba't mag-electric pa? No, so, yun, since it's another day, it's another kwentuhan, but ang pagkakwentuhan natin ngayon is yung part 2. Part 2 ng mga uri ng manginginom. Yan, no? So, syempre, marami mga uri ng manginginom sa Earth. No, mga sa Pilipinas pa lang, ang dami na. No? So, nagbigay na tayo ng mga listahan ng mga ano natin, no? So, yun, tara. Kwentuhan tayo. And yun! Yung una, ano nang ito? And yun, yung una natin sa mga uri ng manginginom is yung tinatawag kong pulutana. Pulutana. Yan, ito yung mga uri ng manginginom na buwaka ng birds, ang lakas mamulutan. No? Yung siyasyatan ng ganyang kababa, tapos kung makakuha ng sisig, eh, wagas-wagas, halos kalahating ino. No? Malapit dito, wala namang inaambag. No? So yung mga kasama niya sa inuman, eh, order ng pulutan para sa kanya. Diba? Nakakahiya naman din kasi. No? So, okay lang sana kung sa umu-order ng pulutan, pero hindi naman. No? Ubus lang siya ng ubus. Kaya yung ibang mga kasama sa pulutan, ang kinukuha na lang, yung mga chichirya na lang, namumurahin, chipping, kahit tortillos. No? So, mumuray na lang yung kinukuha para hindi ba kasi pagsisig, yan, yempo, pork chop, o kung ano, bangus. Bangus yung masarap yung mga inihaw na moss ng pulutanin, you know? So, sisig talaga, pero sisig talaga yan, pinaka the best na pulutan. But, kung kayo excuse me po. Kung kayo mga simpleng mamamayanan ng Pilipinas, talagang mag-aano lang kayo. Magtsatsaga lang kayo sa Ma'am Inasal. Alam niyo yung Ma'am Inasal? Comment down below kung naan niyo pa yung Ma'am Inasal. Ewan ko lang kung meron pa nun eh. Pero kadalasan kasi inuulam din yun. Masarap naman yun. But kadalasan kasi mga chichirya lang talaga yung pinapupulutan para pantanggalan lang. Pantanggal lang nung lasa nung alak. Diba? No, so, yun. Kung meron kayong mga kasama ganito, medyo bawas-bawasan nyo lang yung pulutan nyo. Kung tubig na lang kayo, no? Para hindi masyadong malasa yung ano. Kasi sigurado talaga, mauubos ang mga pulutan nyo. But ako, aminado ako na malakas din ako mong pulutan. Pero I see to it na o-order ako ng pulutan. Diba? Ako yung gagastos. Kung malakas ako mamulutan, dapat malakas din akong gumastos. Diba? So, kayo, kung meron kayong mga ganitong kasama sa inuman, isip-isip din kayo kung ano mga o-orderin nyo. Diba? And yun. John, yung next natin sa mga uri ng manginginom is yung tinatawag kong slow moves. Ito yung mga uri ng manginginom na ang tagal-tagal tamaan ng alak ay ng espiritu ng alak, no? Hindi ko alam kung anong agimat ang meron sila, pero parang hindi sila nalalasing. Diba? Yung tipong parang naubos na yung tatlong case ng mucho ng Red Doors. Diba? Tatlong case ng mucho, pero siya parang wala lang, parang uminom lang ng lang sun milk light. Diba? No? So, ang dami ko na ipopromote, no? Baka naman. So, yon. No? So, hindi ko alam kung may agimat ba o talagang pag uminom sila, nagtatransform sa tubig. O kaya namamatay. Siguro, sa sobrang sunog na ng baga nito, nasa lalamunan pa na nawawala na yung spirit ng alak, lumalabas na. So, talaga, ang tagal nila ng malasing. Diba? No, hindi mo alam, yung talagang ubos na yung pera mo, hindi mo malasing-lasing. At kadalasan,
itong mga to, mga slow moves na to, slow moves talaga. Diba? Since hindi nga sila nalalasing, kapag meron silang kasamang babae sa inuman, yan yung mga madalas na nanggagapang. Yung slow moves, dahan-dahan, himas-himas, siyempre yung babae, ganun-ganun na. No? Yung mga pag, ano na, pag sumasandal sa balikat, no? Unti-unti, mag-ano na yan, nagapang na yung mga kamay-kamay niya, magmamanyak na. Diba? Talagang pag may alak, may balak. No? So, itong, kaya sa mga millennial ladies na manginginom din, kapag kayo eh, may mga kasama na, ano, na, may nagigulat mo po ba? Pag meron kayong mga kasama na matagal malasing, eh, mag-isip-isip na rin kayo. Diba? Kasi baka mamaya, nilalasing nang pala kayo. No, hindi nyo alam. Diba? So, baka saan pa ako punta yun? And John? And John! Yung next natin, sa mga uri ng manginginom, ito napakasarap kasama nito sa inuman. Oh, yeah. No? Yung tinatawag kong rich kid. Ano? Rich kid. Ito yung mga uri ng ano, ng manginginom na labas ng pera nila. Diba? Yung dudukutin sa bulsa. Tapos kapag tinanggihan mo, ilalagay mo na sa bag na yung sling bag. Tapos ilalabas ulit. Oh, ito, bil ka pa. Oh, ito, bil ka pa. Bil ka pang pulutan. Ano, gusto nyo pa ba? Yan. Yan yung mga masasarap sa nakasama. Yung talagang pwede yung pagsamantalahan na umorder ng pulutan o kaya alak. No? So, tapos, meron pa yan pagkatapos ng inuman. Siyempre, papababa kayo ng amats. Punta kayo Starbucks. Yan. So, makakalipre ka ngayon ng Starbucks. No? So, mga walang hiya. Inaabuso naman yung mga kakilala nyo dito. No? So, talagang hanggat makakakuha ng opportunity, talagang kukuha ng opportunity para makuha lang yung salapi ng mga inay ko. No, so, talaga, yun nga lang kasi, siyempre, kapag ganito yung kasama nyo, huwag nyo naman din pagsamantalahan. Kasi diba, yan yung ano nila, parang yan yung epekto ng alak sa kamila, yung pag talagang nilalabas yung pera nila. Pero kung kayo, diba, kung mabuti kayong kaibigan, eh, hindi nyo pagsasamantalahan yung mga ganito. Baka naman sinasama nyo lang tong tropa ko na to para lang makalibre kayo, makakuha ka ng burst kayo. No? So, start sa atin, yung talagang, di ba, lalo na kapag pare-pares naman nagtatrabaho, eh, KKB, di ba? Kung meron kayong kainuman na rich kid, eh, huwag nyo na lang din, huwag na kayong kumuha ng chance para maubos yung pera niya, di ba? Kasi baka pag may masmasan yan, magtaka na lang siya bakit wala siyang pera, eh, di ba? Yun nga, although hindi naman kayo sisisiin, pero siyempre, mag-guilty naman kayo, di ba? Lalo na kapag may pamilya yung taong yun, eh, huwag nyo na lang din, huwag nyo na lang din putputan, di ba? And yun. And yun, yung next natin sa mga uri na manginginom, ito napakahirap nitong kasama. Nagkaroon na ako ng kasamang ganito na manginginom eh. No? Yung tinatawag kong hypebeast. Hypebeast yan. Kapag yung, ito yung mga uri na manginginom na kapag naka, ano na, kapag nagka-amats na, eh nagwawala. Nagkaroon na ako one time, may nakainuman ako na ganito yung katrabaho dati. No? Na talaga nagwawala siya, tapos kumuha ng bote, tapos ibinato, bote kaya, bote na lang walang tinamaan at hindi kami napatrobol. Tapos, well, pinagagawa, pinagsusuntok yung poste, pinagsusuntok yung gate. So, siyempre kami, may mga kasama rin akong malalaki. No? So, alam niyo na yan kung sino yan. No? Inaawa talaga namin, talagang hawangan, tapos papautuin. No? Although, ano naman, kahit may amats na siya, eh, takot din naman siya. No? Takot siya dun sa medyo superior namin. No? So, inaawat siya. Upo siya. Nanayimik din siya, no? Kasi ayaw niya rin naman mabraso. Mga pag-gising niya, may black eye siya. Pero talaga, yun talaga ang hirap. Ang hirap talaga. Lalo na kapag ano, kapag talagang sobrang lakas ng amats. Yun, ilang bote pa lang yun. Nagwawala na. Paano pa pag talaga naka-isang case yun? Paano na magiging itsura nun? Diba? No, so, talagang, kung kayo may mga kainuman kayong ganito, eh, ano nyo lang siguro, wag na rin kayo masyadong mag-lock-lock. Although, nakaka-board yun. But, syempre, baka mapatrouble kayo.
kapag may kasama kayong ganito. So, ingat-ingat lang din tayo, di ba? Iwas diskrasya lang din tayo. Kasi, iba talaga eh. Iba talaga yung ano, iba talaga yung epekto ng alak. Kahit sabihin mo sa tiyan dapat dinadala yan, hindi mo may iwas ang may mapupunta sa utak mo. So, medyo ingat lang din tayo kapag may kasama tayong bangingin na ganito. Di ba? And yun. And John, yung next natin sa mga uri ng mangingin is yung tinatawag kong runner. Runner, yan. Ito yung mga uri ng manginginom na hindi mo na nga inimbita. Diba? Uminom. Diba? Uminom na. Tapos bigla na lang aalis. Diba? Ito yung mga nakakabwisik na manginginom. Diba? Bungan ganun. Ito yung mga nakakabwisik na manginginom na yung parang nag-eat and run lang. Diba? Ito, drink and run. Diba? Yung wala mo nagpasasalamat. Yung ang sarap-sarap ng inom niya, diba? Tapos kumakapulutan wagas, tapos biglang kapag nangongonti na lang, no? Tapos wala na kayong mailabas na pera, bigla yung mag-iihi kung saan, tapos hindi na babalik, diba? Kinabukas ang tatanungin mo kung saan napunta, sasabihin umuwi na. Diba? So, ito talaga mga buhaka ng best na to, ang patigas talaga ng mukha. Yung talagang malagyan lang ng alak yung mga bituka nila, wala lang silang pakialam kung anong sasabihin ng iba. No, yung bigla na lang, basta bigla na layas, bigla mawawala, lalo na kapag alam nila na bayaran na, ay naku, hindi mo na makikita mo na lang yung kinabukasan na. Siyempre, nakakaya naman din singilin, di ba? Tigas-tigas ang mukha. No, so, lalo na kapag wala kayong usapan na hatian, diba, no? So, talagang hindi yan makakaramdam ng kahit na anong hiya sa katawan. Basta nakainom yan, okay na siya. No? So, ang sarap bigwasan na ito mga inayupak ito eh. But, syempre, yun nga lang, tropa, diba? Tropa cool eh. Tropa cool, no? So, talagang iintindihin mo na lang, lalo na kapag wala naman talaga sa ilalabas, talagang tigas lang ng mukha. Diba? So, kung may mga tropa cool kayo na ganito, kapag dumating na siya, unti-unti ubusin niyo na. So, kung halimbawa meron pa kayong isang case, ubusin, itago niyo ng itago para hindi na makahinip. Ano? At bigla-bigla na lang yan aalis. Diba? And yun. And yun! Thanks for watching for today's video, and I know na nakarelate na naman kayo sa bago kong ginagdag na manginginom. And comment yun down below kung meron pa kayong mga na-experience o mga nakasama na mga uri na manginginom. But ako kasi, itong mga binigay ko based on experience. Based on experience to, mga nakainom ako na to or mga nakita ko sa jeep habang nagbabiyaya ko ng gabi. Yan, no? So, talagang sinishare ko lang at talagang siyempre maganda rin talaga na nagiinom ka sama ng mga tropa mo, sama ng mga katrabaho mo, di ba? Andiyan yung ano, yung time na hindi kayo nag-uusap ng trabaho, kung mag-uusap mo kayong trabaho, talagang minimal lang, more on talagang kwentuhan lang, yan. So, kung college kayo, yan, patapos na kayo, talagang once in a while, nakikita kayo ng mga tropa ko mo, para lang magkwentuhan. Yan, malabas talaga yung mga ugali kapag nagkakaamats eh. So, but yun yung mga moments na pwede mong i-cherish, diba? Yung mga moments na kapag lumabas na yung ugali ng kasama mo may amats, maalala mo. O kung di mo maalala, lugi ka. But yung bonding moments, diba? So, talagang nakakatulong yung social. May social life ka rin. Diba? So, yun, marami ka talagang makikita ng mga uri ng manginginom. So, ilan lang to sa mga ano. And, comment nyo din down below kung na-experience nyo ba to o kung ano, kung paano nyo hinandel itong mga to. O kung na-experience nyo man. So, share lang. Share lang tayo sa mga ideas. And, thanks for watching ulit. And, don't forget to like, share, subscribe, and click nyo na rin yung bell button para updated kayo sa aking daily vlogs. And yun, tuloy-tuloy pa rin tayo sa pagpapalaganap ng Daddy Cool Fever na sa ngayon sinag pa lang. But eventually, kakalat na sa mundo at magpapasaya sa ating mga buhay-buhay. So, yun,
Tuloy-tuloy lang tayo sa pag-enjoy ng buhay natin. May problema man o mas may malaking problema. Enjoy nyo lang. And be thankful na everyday humihinga kayo. Diba? At you continue with your lives. And wala kayong problema na may sakit kayo, ganyan, hindi kayo magalaw, no? May problema na kayo sa trabaho, sa ex niyo. No? So, kung yun ang mga problema niyo, maliliit na. At lagi niyo iisipin na may ibang tao na mas malaki pa ang problema kaysa sa dinadala niyo. So, dapat hindi kayo mag-give up. Diba? So, yun. Thanks for watching ulit. And see you when I see you sa susunod na kwento ulit. And... Bye-bye.